Kaya inobliga sa atin, mga kapatid, inobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagmamahal, pagmamahal sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Bagkus mga kapatid, inobliga sa atin ang pagmamahal sa mahal na propeta kaysa sa pagmamahal sa ating mga sarili, kaysa sa pagmamahal sa ating mga anak, sa ating mga asawa. Lahat ng tao ay mas maging dapat kamahal-mahal, kaaya-aya sa atin ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan, kung magkasalubong ang kagustuhan ng ating mga mahal sa buhay at ang katuruan ng mahal na propeta, ay kailangan natin panghawakan, kunin ang katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan po natin na isa sa pinakamainam na biyaya at pagpapala na ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa umma na ito, sa huling henerasyon na ito, ay ang paghirang sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling sugo, bilang huling propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinarangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang umma na ito, ang sangkantauhan, sa pamamagitan ng paghirang kay Propeta Muhammad bilang huling sugo at propeta, at sa kanya ring ipinahayag ang kahuli-hulihang kapahayagan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang banal na Quran. لقد بعث الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Tunay na ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya ang pinakamainam na biyaya at pagpapala nang iihirang gawin ni Allah subhanahu wa ta'ala si Muhammad bilang huling propeta at sugo sa huling henerasyon na ito. Yatlu alayhim ayatihi, na kung saan binabasa sa atin ng mahal na propeta, itinuturo sa atin ng mahal na propeta ang mga ayat, mga tanda ni Allah. Wayuzakihim, at dinadalisay tayo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Wayuallimuhumul kitaba wal hikmah, at itinuturo sa atin ang Quran at ang mga magagandang katuruan, magagandang asal. Wa in kanu min qabli lafi dalalin mubin, na kung tutuusin tayo ay nasa pagkaligaw hanggat sa ihirang ni Allah subhanahu wa ta'ala si Muhammad bilang huling propeta. Ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, ang siyang pinakamainam na linalang sa lahat ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Muhammad ay huling propeta at sugo ni Allah. Subalit pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala at ginawa ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pinakamainam na nilalang, nilikha, na umiral sa balat ng lupa. Siya ang nagmamay-ari ng tinatawag na makaman mahmuda, na sa araw ng paghuhukom na ang lahat ng mga propeta ay nagsasabing nafsi, nafsi, sarili ko muna, sarili ko muna, na kung saan sa kalagayan, isa sa kaganapan sa araw ng paghukom ng lahat ng tao, lahat ng sangkatawan nila lang ay mangangailangan ng tagapamagitan kay Allah upang umpisahan na ang paglilitis, nang sa ganun ay maalis sila, may ahon sila sa kahirapan. Pupunta sila kay Adam alayhis salam. Pupuriin nila si Adam. Anta abul bashar, ikaw ang ama ng mga nilalang. Ikaw ang ama ng mga tao. Hindi mo ba nakikita ang aming kalagayan? Sasabihin ni Adam, ma ana laha, hindi ako nagmamay-ari diyan.
Pumunta kayo kay Ibrahim, kay Nuh. Pupunta sila kay Nuh. At ganun din ang sasabihin ni Nuh. Hindi ako nagmamayari nito, ang tagapamagitan, mamamagitan kay Allah. Pupunta sila kay Ibrahim at ganun din ang kanyang isasagot. Pupunta sila kay Musa alayhi salam at ganun din ang isasagot ni Musa alayhi salam. Pupunta sila kay Isa alayhi salam at ganun din ang isasagot ni Isa alayhi salam. Hanggang sa sila ay tutungo sa ating propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam at sasabihin ng ating propeta, ana laha. Ako ang nagmamayari diyan, sa akin ipinagkaloob ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pupunta si propeta Muhammad sa ilalim ng arsh, magsusujud kay Allah subhanahu wa ta'ala at sasabihin ni Allah, ya Muhammad, irfa, iangat mo na ang iyong sarili, ang iyong sarili, ang iyong katawan, humingi ka at ipagkakaloob ko sa iyo. At magsyafaat ka, mamamagitan ka at ipagkakaloob ko rin sa iyo. Sasabihin ni Muhammad, ummati, ummati, ya Allah, iligtas mo ang aking umma, ang aking umma. Ganyan ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganyan ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kung gaano niya minamahal ang umma na ito. Na inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na siya ay habag sa sangkatauhan. Habag sa sangkatauhan. Kinahabagan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paghirang kay propeta Muhammad bilang huling propeta. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ikaw ay isinugo namin o Muhammad upang maging habag sa sangkatauhan. Paano hindi magiging habag ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan itinuro niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan? Ipinahayag at itinuro sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng kabutihang asal, lahat ng ating pangangailangan sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay itinuro sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Walang kabutihan na magdudulot sa ating upang tayo ay makapasok sa paraiso liban na lamang na itinuro sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Walang kasamaan na magdudulot sa atin tungo sa impyernong apoy liban na lamang na binigyan tayo rito ng babala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya isa sa inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran hinggil sa ating propeta, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Tunay na dumating sa inyo ang isang sugong na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa inyong mga sarili, azizun alayhi ma anittum. Siya ay nagdaramdam, nalulungkot kapag mayroong kayong pinagdaraanan ng mga pagsubok at mga problema. Nagdaramdam ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kapag may pinagdadaanan ang kanyang umma, ang kanyang mga kapatid, na mga pagsubok, mga mapapait na pagsubok. Maging ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya tayo nakita at nakasalamuha. Pero subalit, nananabik, nagagalak pa rin sa atin ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na tayo kanyang makasalamuha, mga kapatid. At isa sa kainaman ng umma na ito, tayo mga huling henerasyon, ay hindi natin nakita ang ating propeta Muhammad, pero pinaniwalaan natin. Dumating lamang sa atin ang mga hadith, kasabihan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, pero pinaniwalaan para natin dahil sa pagmamahal, pagdadakila natin kay propeta Muhammad bilang huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong isang araw na ang mahal na propeta ay kasakasama niya ang kanyang mga sahaba. At siya ay umiiyak. Umiiyak ang ating propeta Muhammad. Tinanong ng kanyang mga sahaba, ya Rasulullah, bakit po kayo malungkot at ikaw ay umiiyak? Sinabi ng propeta Muhammad, ako ay nananabik. Nais ko nang makita, makasalamuha ang aking mga kapatid. Tinanong ng kanyang mga sahaba, ya Rasulullah, hindi ba kami ang iyong kapatid? Hindi mo ba kami mga kapatid, ya Rasulullah? Anong sinabi ng Rasulullah? Naam, kayo ang aking mga sahaba. Mga kapatid ko kayo, subalit kayo ang aking mga sahaba, mga disipulo.
Subalit ang mga kapatid na aking tinutukoy na labis kong nananabik, labis kong nagagalak na makasalamuha sila, ang aking mga kapatid na darating sa mga huling henerasyon na hindi nila ako nakita, subalit pinaniwalaan pa rin nila ako. Nananabik sa atin ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya isa rin sa kaganapan sa araw ng paghuhukom na lahat tayo dadaan sa tinatawag na haud, batis ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na sino mang makainom dito ay hindi siya mauhuhaw ng habang buhay. Tinanong siya ng kanyang mga sahaba, "Ya Rasulullah, paano mo makikilala ang iyong umma? Paano mo makikilala ang iyong umma?" Sasabihin, sinabi ng mahal na propeta, "Makikilala ko kayo dahil ibinukod-tangi kayo ni Allah na kayo ay gurran muhajjilin. Kayo ay may liwanag sa mga mukha at sa inyong mga kamay dahil sa wudu, pag-ablusyon na inyong ginagawa pag kayo ay magsasala. Makikilala ko kayo," sabi ng mahal na propeta, "at tatawagin ko kayo. Halina kayo, kayo ang aking umma. Hali kayo, mga kapatid." At nag-aabang maghihintay sa atin ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang haud bilang pagmamahal at pananabik sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya inobliga sa atin, mga kapatid, inobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagmamahal sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, bagkus mga kapatid. Inobliga sa atin ang pagmamahal sa mahal na propeta kaysa sa pagmamahal sa ating mga sarili, kaysa sa pagmamahal sa ating mga anak, sa ating mga asawa. Lahat ng tao ay mas maging dapat kamahal-mahal, kaaya-aya sa atin ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan, kung magkasalubong ang kagustuhan ng ating mga mahal sa buhay at ang katuruan ng mahal na propeta, ay kailangan natin panghawakan, kunin ang katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam.